Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Hiniling ni Senator Risa Ontiveros na ang buong Senado sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole ang mag-imbestiga sa nangyaring drug war ng Duterte administration. Ayon kay Senator Ontiveros, naniniwala siyang sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole ay mas magiging kumpiyansa ang mga biktima na humarap sa Senado. Pabor din dito si Senate President Cheese Escudero. Dagdag pa nito, nakausap na niya si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo at sinabihang dumistansya sa investigasyon gayong nasa sangkot ang pangalan nila sa issue ng war on drugs ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Well, haharapin namin yan sa susunod ng mga araw. Kukonsultahin ko ang ibang mga miyembro. Pero nakausap ko na si Senator Bato Caugnanian. At ang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Senator Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng komiteng yun. Para walang aligasyon na ito'y personal at hindi impartial at hindi fair. Hataw Balita Ngayon! Naniniwala si Senator Amy Marcos na mas makabubuti kung dadalhin na lang sa korte ang imbestigasyon ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ay sa kabila ng pinaplano ni Senator Bato de la Rosa na paglulunsad ng Senate hearing tungkol sa drug war. Ayon kay Senator Marcos, maaring maging self-serving ito dahil sangkot din sa issue si Senator Bato bilang dating chief PNP sa ilalim ng Duterte administration. Maliwanag dapat na yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayo na sakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serving or otherwise untruthful. Hataw Balita Ngayon! Nag-issue ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng subpoena sa ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP matapos na hindi dumalo sa pagdinig tungkol sa paggamit ng confidential funds ng OVP. Sa kabilang sa mga iniimbestigahan ay si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at iba pang mga opisyal na hindi nakadalo sa hearing sa ikatlong pagkakataon. Bukod dito, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa paglalabas ng lookout bulletin laban sa mga nasabing opisyal. Gayunman, nanindigan ang Office of the Vice President na hindi kinakailangan ng hearing, gayon din ang attendance ng mga opisyal at personnel ng OVP. Hataw Balita Ngayon! Nagsampa na ng reklamong sedition at inciting to sedition ang PNP-CIDG sa Department of Justice laban sa mga abogado ni Apollo Quibuloy at ilang host ng SMNI. Ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, hepe ng CIDG at nanguna sa pag-aresto sa religious leader, ang kaso'y bunga ng naging tensyon sa loob ng KOJC compound habang hinahanap ng mga pulis si Quibuloy. Nakita nyo naman, the government is serving a warrant of arrest against five fugitives and they're preventing us from doing so. Tinawag ni Jeffrey Celis, isa sa mga akusado, ang reklamo bilang baseless and ridiculous na naglalarawan ng pag-atake sa malayang pananalita at opinyon. Hataw Balita Ngayon! Kinumpirma ni Attorney Israelito Torion na ibinasura ng Pasig Regional Trial Court ang hiling na hospital arrest ng kampo ni Apollo Quibuloy. Gayunman, sinabi rin ni Attorney Torion na maghahain sila ng motion for consideration sa kasalukuyan. Nakadetine si Quibuloy sa Camp Crame habang hinaharap ang patong-patong na reklamo kabilang ang kasong qualified human trafficking na walang piyansa. Hataw Balita Ngayon!
Isinusulong sa Senado ang mas mahigpit na hakbang upang labanan ang online piracy na karaniwan nang nangyayari ngayon sa internet. Sa obserbasyon ng ilang senador, hindi na rin epektibo ang raid ng Optical Media Board dahil karamihan ng ilegal na aktibidad ay online na. Gayunpaman, nananatiling limitado ang kapangyarihan ng OMB sa physical piracy at wala itong jurisdiction sa online content. Bunso dito ay sinusulong ngayon sa Senado ang dalawang panukalang batas na naglalayong palawakin ang Intellectual Property Code upang masakop ang electronic at online piracy. Hataw Balita Ngayon! Nakatuon ngayon ang Philippine National Police o PNP sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa Mindanao matapos hindi ito makita sa Region 3 at 4A. Ayon kay PNP PIO Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, maaring may mga kaibigan si Roque sa lugar kaya doon siya nagtatago. Si Roque ay inisyuhan ang arrest order ng Kamara matapos hindi sumipot sa mga pagdinig kaugnay sa umano'y ilegal na operasyon ng Pogo sa Pampanga. Well, si Attorney Harry Roque, I'm pretty sure ay meron po yung mga kaibigan, may mga nakakakilala po yan na possibly mas komportable po siya na doon po humingi ng tulong. That's why we kept on reminding na for those people who would intentionally harbor a person na being hunted by the government, ay meron po silang kakaharaping kaso. So, your guess is as good as mine, sir, with respect to his intention, bakit doon po siya sa lugar po na yun tumakbo. Hataw Balita Ngayon! Gagamit ang Commission on Election ng 240,000 SIM cards mula sa malalaking telecommunications company sa bansa gaya ng Smart, Globe at Dito Telecom para maipadala ang resulta ng halalan mula sa mga presinto papunta sa COMELEC servers. Sa pagbisita kahapon ng COMELEC sa Dito Telecommunication Corporation sa Taguig City, ipinakita nito ang nationwide coverage ng kanilang koneksyon, reliability at security nito. Magkakaroon din ng primary at backup SIM card sa 110,000 automated counting machines at gagamitin ang Starlink para sa mga lugar na walang signal. Pagtitiyak ng COMELEC, sisiguraduhin nilang magiging maayos ang transmission o pagpapadala ng resulta ng halalan sa darating na 2025 midterm elections. We would like everybody to know sino yung mga kausap nating telcos, ano ang kanilang kakayanan, ano ang kanilang kapasidad, at the same time, yung gusto natin i-highlight na sa araw na eleksyon, yung gagawin nila, yung mismong pagtatransmit ng results ay gagawin din namin very, very transparent. Hataw Balita Ngayon! Inilipat na ng destino ng PNP ang nasa 1,308 na pulis mula sa 1,586 na nagdeklara na may mga kamag-anak na tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang patakarang ito ay matagal nang ipinatutupad tuwing may eleksyon upang maiwasan na maimpluwensyahan ng mga pulis ang resulta ng halalan. Maharap naman sa kaso ang mga pulis na hindi magdedeklara ng kanilang mga kaanak na tatakbo sa eleksyon sa susunod na taon. So we remain nonpartisan and impartial po sa gagawin po nating election po. Kaya expected naman po ito ng ating mga kapulisan na kapag may mga ganito pong electoral exercise po ay malilipat po sila ng lugar po. Hataw Balita Ngayon! Matagumpay na nakabalik ng Pilipinas mula sa Lebanon ang 45 overseas Filipino workers kasama ang 2 dependents kahapon October 17. Ito na ang pinakamalaking batch ng Filipino repatriates na nakauwi ng Pilipinas mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Lebanon. Sa kabuuan, meron ng 525 OFW at 30 dependents ang napauwi ng pamahalaan sa bansa. Ang mga ito ay tatanggap ng pinansyal na tulong mula sa pamahalaan na nagkakahalaga ng 150,000 pesos.
Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Marilyn Baruayap bilang ad interim chairperson ng Civil Service Commission o CSC. Ang pagkakatalaga ni Baruayap ay kasunod ng pagbibitiw ng former CSC chairperson Carlo Nograles. Nakatakdang pamunuan ni Attorney Baruayap ang CSC hanggang February 2, 2029. Dati itong nagsilbi bilang undersecretary ng Department of Agrarian Reform bago ang kanyang appointment sa CSC. Hataw Balita Ngayon. Pinagsamang puwersa ng Philippine Marine Corps o PMC 3rd Marine Brigade, US Marine Corps o USMC's Battalion Landing Team 15 at ng Naval Construction Brigade ng Philippine Navy ang nagsagawa ng amphibious assault exercise sa Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan kahapon, October 16. Ang exercise ay bahagi ng kaagapay ng Mandirigma sa Dagat o Kamandag 0824, isang taunang pagsasanay ng PMC at USMC. Kalahok din sa naturang assault exercise ang mga bansang Japan, Australia, South Korea at UK. Kabilang din ang French Armed Forces, Royal Thai Marine Corps at Indonesian Corps Marinir. Dito ginamit nila ang mga bangka mula sa Combat Support Brigade, lula ng puwersa mula sa 3rd Marine Brigade, US Marine Corps at Naval Construction Brigade. Ayon kay Philippine Marine Corps Brigadier General Antonio Mangurupan Jr., ang commander ng 3rd Marine Brigade, ito ay resulta ng close coordination at planning sa pagitan ng Marine Corps. Layunin ng Kamandag 0824 na palakasin ang interoperability ng Pilipinas at Estados Unidos habang isinusulong ang seguridad at kooperasyon sa Indo-Pacific region. Hataw Balita Ngayon! Nakatakdang magbigay ang Australia ng mahigit 20 billion pesos na tulong para sa Pilipinas para suportahan ang mga layuning pangkaunlaran ng bansa sa susunod na 5 taon. Alinsunod na rin ito sa Australia-Philippines Development Partnership Plan o DPP 2024-2029. Ayon kay Australian Ambassador HK Yu, taunang naglalaan ang Australia ng higit sa 4 na bilyong piso para sa mga bilateral programs, kabilang ang 3.6 billion pesos na laan para sa Official Development Assistance or ODA. Layunin ng DPP ang stability, pag-unlad ng ekonomiya at pagtugon sa mga kalamidad at climate change. Tatlumpung kaso ng hand, foot and mouth disease ang naitala sa isang paaralan sa Davao City ng City Health Office. Dahil dito, nagpatupad na muna ng distance learning modality ang naturang paaralan para sa disinfection. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita Ngayon! Pansamantalang magpapatupad ng online class ang Ateneo de Davao University Grade School sa Davao City upang magsagawa ng sanitation protocols sa paaralan. Ito ay matapos makumpirma ng Davao City Health Office ang kaso ng hand, foot and mouth disease o HFMD sa 30 mag-aaral lang nasabing paaralan. Ayon sa school administration, agad nilang ipararating sa mga magulang kung kailan muling ibabalik ang face-to-face classes. Nagpapatupad na rin sila ng sanitation protocols gaya ng paglilinis sa mga classroom, banyo at mga lugar na kalimitang tinatambayan ng mga bata. Muli rin nagpaalala ang mga ito sa mga estudyante na ugaliin ang regular na paghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa sakit. Ang HFMD ay isang uri ng sakit na dulot ng virus mula sa pamilya ng enterovirus na karaniwang na ihahawa sa mga bata. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng mga pulang pantal sa bibig, kamay at paa, pananakit ng lalamunan, pagkapagod at kawalan ng ganang kumain. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang virus na nagdudulot ng HFMD ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang kontak sa isang tao, pagkalat ng respiratory droplets at kontak sa isang kontaminadong bagay. Paliwanag naman ng Davao City Health Office,
ang treatment ng HFMD ay nakadepende sa sintomas nito na maaaring tumagal sa loob ng 7 hanggang 14 na araw mula ng mahawa ng virus. Marisol Montaño, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nagsasagawa na ng contact tracing ang Provincial Health Office ng Cagayan para mahanap ang mga residenteng kumain ng karne ng double dead na kalabaw na sinasabing positibo sa anthrax. Nauna nang kinakitaan ng mga sintomas ng sakit ang mag-ama na kasamang nagkatay at kumain ng kontaminadong karne ng kalabaw. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw balita ngayon. Puspusan na ang ginagawang paghahanap ng Cagayan Provincial Health Office sa mga residente ng Barangay Matalao sa munisipalidad ng Santo Niño na posibleng nakakain ng double dead na kalabaw na iniinalang positibo sa anthrax. Katuwang ang Central Office ng Department of Health, nagsasagawa na ng contact tracing ang mga otoridad upang matunton ang mga residente na nakakain ng kontaminadong karne. Base sa impormasyong nakalap ng Provincial Health Office, sinasabing kinatay ang nasabing kalabaw matapos na masawi, pero hindi tukoy ang dahilan ng pagkamatay nito. Matapos nakatayin, ebinenta pa ng may-ari ang karne nito sa nasa 141 residente sa lugar. Nauna nang nakaranas ng lagnat, panghihina at pagkakaroon ng mga sugat o black lesions sa katawan ang mag-amang kasama sa mga nagkatay at nakakain ng botsyang karne. Ayon kay Dr. Raymond Ruiz, ang officer in charge ng Provincial Health Office Cagayan, sa ngayon ay hinihintay na lamang ang resulta ng laboratory exam ng mga ito upang matukoy kung positibo nga sila sa anthrax infection. Kumuha na sila ng specimen from CVMC and then pinadala sa Manila para ma-check kung talaga o confirm kung anthrax ngayon. Although yung mga symptoms at saka yung mga signs na kuan na yung signs niya is mukhang cutaneous anthrax siya. Sa ngayon ay patuloy pang inoobserbahan ang kalagayan ng mga pasyente, gayunman unti-unti nang gumagaling ang mga ito mula sa pagkakasakit. Ang anthrax ay isang uri ng sakit sa hayop na dulot ng bakterya. Maaari itong maipasa sa tao kung makakakain o maipapasok sa katawan ang karne ng hayop na kontaminado ng sakit. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Asahan na bago matapos ang taon ay maiibsan na ang matagal ng problema sa baha sa pangunahing lansangan sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Ito ay dahil malapit nang matapos ang road construction project ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilang barangay sa bayan ng nasabing probinsya. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw balita ngayon. Tuloy-tuloy ang ginagawang road construction project ng Department of Public Works and Highways sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. Bago matapos ang taon, target ng DPWH na makumpleto na ang ginagawang kalsada sa Barangay Santo Niño at San Pablo, Hagonoy. Tinatayang nasa 440 meters ang haba ng kalsada kasama na rin ang ginagawang drainage canal. May luwang itong 5 metro, habang 1 metro naman ang itinaas ng kalsada. Ayon kay Engineer JP Mendoza, Construction Chief ng DPWH Bulacan First District, kapag na-upgrade na ang mga kalsada, bukod sa hindi na ito babahain, wala na rin sasakyan ang maaaring may stranded. Ang isang dahilan kung bakit naantalang ang ating proyekto, kung makikita nyo naman po, halos araw-araw nagkakaroon ng high tide dito sa lugar na ito at kadalasan madaling araw po gumagawa yung ating mga trabahador dahil madaling araw po bumababa yung tubig dito sa lugar na ito. Pabor naman sa ilang driver at barangay official na tinaasa na ang kalsada. Hindi na sila nag-aalala rin na tumirik o masira sa baha ang kanilang sasakyan. Ang malaking bagay po yun sa mga tricycle driver. Tulad po namin na mabababa ang sidecar at motor. Hindi na po siya babahain. Saka yung daan nyo? Daan po, ano na po, maayos. Dire-diretso? Dire-diretso, walang ano, traffic. Eh dahil nga sa gagawin ng kalsada na ito, magiging okay na mga biyahe namin. Tsaka sa tricycle, wala na kami pa problema na sira, bulok, ganun po.
Maganda po sana madali nang matapos para madaanan na ng mga sasakyan. Bakit? Para po ginhawa na po yung pagdaan nila. Problema naman po sa mga mabababang kabahayan, yung mga walang pampagawa ng bahay. Yun naman po ang problema nila dahil tinaasan po yung karsada. Bahay naman po yung lulubugin. Ayon sa DPWH, wala silang magagawa sa ngayon sa mga binabahang bahay. Ang tangi lang nilang magagawa sa ngayon ay taasan at laparan ang kalsada. Ang akin lang po masasabi, konting kauputing paumanhin at konting tiis dahil sa Nobyembre ito po ay tapos na at nakita naman po namin ang magiging epekto lalo-lalo na po sa tao at sa mga motoristang nagdadaan dito. Samantala, bukod sa Barangay Santo Niño at Barangay San Pablo, sa susunod na taon, bago matapos ang buwan ng Marso, ay tapos na rin ang road construction ng DPWH sa Barangay San Nicolas Sagunoy. Ayon sa DPWH Bulacan, nasa 70-80% na ang natatapos sa road construction sa Barangay San Pablo at Santo Niño na minamadali ng matapos bago mag-Disyembre ngayong taon. Nestor Torres, Humahataw sa Balita Ngayon. Nakipag-ugnayan si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant upang talakayin ang lumalalang humanitarian crisis sa Gaza at ang operations nito sa Lebanon. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw balita ngayon! Jenny, ano ang mga napag-usapan sa pagitan ng Pentagon at Israel? Amigo, pinag-usapan ni na U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at Israeli Defense Minister Yoav Gallant ang tungkol sa military operations nga ng Israel sa Lebanon at ang humanitarian crisis sa Gaza. Hinihikayat ng U.S. Defense Secretary ang gobyerno ng Israel na patuloy na gumawa ng hakbang upang matugunan ang lumalalang sitwasyon sa Gaza sanhi ng mga military operation nito. Sumulat naman si U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Israel at humiling ng konkretong hakbang upang tugunan ang sitwasyon sa Palestinian enclave at kung hindi ay maaaring magkaroon sila ng restriction sa pagpapadala ng military aid. Umabot na sa halos 42,000 Palestinians ang nasawi dahil sa military assault ng Israel sa Gaza ayon sa local health ministry. Nagdulot din ito ng hunger crisis at nasa 2.3 million ng populasyon ang nawalan ng tirahan na nagbunga ng mga alegasyon ng genocide sa World Court na itinanggi ng Israel. Ayon sa Israel, dumepensa lamang sila sa naganap na pag-atake ng Palestinian Hamas militants noong October 7, 2023, kung saan 1,200 ang namatay at 250 ang na-hostage. Balik sa iyo, amigo. Oh, ang dami nang nasawi dyan, ano, Jenny. No? Pero dito sa kahuli-hulihang military operation ng Israel sa Lebanon, may datos ka ba, Jenny, kung ilan ang naapektuhan? Amigo, sa kahuli-hulihang military operation ng Israel sa Lebanon, mahigit 2,000 pa ang nasawi at mahigit 1 million na ang na-displaced dito, amigo. Okay, maraming salamat, Jenny Rico, mula sa Toronto, Canada. Hataw balita ngayon! Isang horrific mistake ang ginawang paglabag ng India sa soberanya ng Canada ayon kay Prime Minister Justin Trudeau. Kasabay ito ng tumitinding hitwaan sa diplomasya sa pagitan ng dalawang bansa upol sa pagpaslang sa isang Sikh separatist sa British Columbia. Ito ang humahataw na balita ni Noel Polyanco. Hataw balita ngayon! Nagsalita si Prime Minister Justin Trudeau sa isang public inquiry nitong Miyerkules, October 16, tungkol sa pagmamatigas ng India na makipagtulungan sa Canada upang mapag-usapan ang pagpatay kay Hardeep Singh Nijjar, isang Canadian Sikh separatist sa British Columbia. Nagresulta ito sa pagpapaalis sa Canada ng senior diplomats ng India noong Lunes. Sinabi pa ni Trudeau na isang malaking pagkakamali ng gobyerno ng India na isipin nilang maaari silang makialam sa seguridad at soberanya ng Canada. Aniya, hindi rin nais ng Canada na makipag-away sa India. Ngunit ang pagpatay kay Nijjar ay malinaw na paglabag ng India sa soberanya ng Canada.
Umiwas naman ang India at sinabing walang anumang ebidensya na naipakita ang Canada upang suportahan ang mga akusasyon nito. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Inanunsyo ni US President Joe Biden ang karagdagang tulong para sa Ukraine matapos makipag-usap kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nitong Miyerkules. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosasia. Hataw Balita Ngayon! Magbibigay ng karagdagang $425 million military aid package ang Estados Unidos para sa air defense capability, air-to-ground munitions, armored vehicles at critical munitions sa Ukraine. Sa kanyang Telegram account, nagpasalamat si Zelensky kay Biden sa mga miyembro ng Kongreso at sa mga mamamayang Amerikano. Inilahad din niya kay Biden ang 5-point victory plan ng Kyiv. Kabilang pa sa mga pinag-usapan nila ay ang posibilidad ng joint weapons productions at ang pagkakaroon ng additional training ng mga sundalong Ukrainian. Bilang kinatawan ng kanyang bansa, sinabi ni Zelensky na lubos na nagpapasalamat ang Ukraine sa US sa kahandaan nitong tumulong sa kanila upang palakasin ang kanilang posisyon laban sa Russia tungo sa tapat na diplomasya. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Sa darating na October 20, 2024, opisyal na matatapos ang panunungkulan ni Pangulong Jokowi Widodo habang naghahanda naman si Prabowo Subianto, retiradong general at kasalukuyang defense minister na maging susunod na pangulo ng Indonesia. Ito ang humahataw na balita ni Jose Lito Liquido. Hataw Balita Ngayon! Formal nang magtatapos ang 10-taong panunungkulan ni Pangulong Jokowi Widodo bilang presidente ng Indonesia sa darating na October 20. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaroon ng makabuluhang mga reforma sa ekonomiya at infrastruktura na nagbigay daan sa mas mabilis na pag-unlad at pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Habang naghahanda si Jokowi na bumaba sa pwesto, nagpahayag ang pinakamalaking partido sa Indonesia, ang Indonesian Democratic Party of Struggle o PDIP, ng kanilang suporta para sa susunod na Pangulo na si Prabowo Subianto. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung formal na sasali ang PDIP sa kasalukuyang koalisyon ni Prabowo ilang araw bago ang kanyang inaugurasyon. Si Prabowo ay isang kilalang politiko, negosyante at retiradong general na nagsisibi bilang Defense Minister ng Indonesia mula 2019 hanggang 2024. Siya ang magiging pangatlong presidente ng Indonesia na may military background at kilala bilang isang right-wing nationalist na may malalim na impluwensya sa politika ng bansa. Ayon kay Puan Maharani, tagapagsalita ng mababang kapulungan at opisyal ng PDIP, buo ang suporta ng kanilang partido sa pamahalaan ni Prabowo bilang bahagi ng kanilang layunin na itaguyod ang kinabukasan ng Indonesia. Gayunpaman, hindi pa nagbibigay ng malinaw na pahayag si Maharani kung sasama ang PDIP sa formal na koalisyon. May mga ulat na may magaganap na pagpupulong sa pagitan ni Prabowo at Megawati Sukarno Putri, leader ng PDIP, ngunit wala pa itong tiyak na oras. Si Prabowo na magsisimula sa kanyang pagkapangulo sa darating na linggo ay nakipagpulong na sa mga potensyal na miyembro ng kanyang gabinete, kabilang si Finance Minister Sri Mulyani Indrawati. Kapag magtagumpay si Prabowo na makuha ang suporta ng PDIP, walang magiging oposisyon sa parlamento sa unang pagkakataon simula noong 2004. Bagaman tiyak nitong mapapadali ang pagpasa ng mga batas, nagdudulot din ito ng pangamba tungkol sa kakulangan ng makabuluhang checks and balances sa gobyerno, lalo na sa isang bansang may kasaysayan ng authoritarian rule. Jose Lito Liquido, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Bumaliktad at sumabog ang isang tangke ng gasolina sa hilagang bahagi ng Nigeria noong Miyerkules, October 16, na ikinasawi ng hindi bababa sa 147 tao, kabilang ang mga bata na nagtangkang magsalba ng gasolina. Sinasabing isa ito sa deadliest tanker accidents sa West Africa nitong mga nakaraang taon. Ito ang humahataw na balita ni Ergy Priones. Balita Ngayon! Hey! Hey!
Patay ang 147 tao matapos sumabog ang isang tangke ng gasolina sa bayan ng Majia sa Northern Nigeria. Kabilang sa mga nasawi ang ilang bata na nagtangkang isalba ang tumagas na gasolina mula sa tangke. 50 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Ayon sa tagapagsalita ng pulisya, papunta ang tangke mula sa lungsod ng Kano patungong Yobe State sa Hilaga nang mawala ng kontrol ang driver na naging dahilan ng pagtaob ng tangke at pagkalat ng gasolina. Nagsimula ang sunog ng tangkain ng mga residente na kumuha at magsalba ng gasolina mula sa tumagas na tangke. Nakalaunan ay lumaki at kumalat sa lugar. Karamihan sa mga biktima ay hindi na makilala dahil naging abo na ang mga ito sa pinangyarihan ng sunog. Halos 140 tao ang sabay-sabay na inilibing sa isang mass grave, habang ang natitirang mga biktima ay inilibing sa iba't ibang lugar. Pangkaraniwan ang mga nakamamatay na aksidente sa tanker sa Nigeria. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay isa sa pinakamalalang aksidente sa mga nakaraang taon. Dahilan upang muling pag-usapan ang pagpapatupad ng safety measures and traffic regulations sa Nigeria. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang search and retrieval operation ng ilang miyembro ng Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company kasama ang Bureau of Fire Protection, MDR-RMO, 45IB, Philippine Army, Kitautau MPS, barangay officials at mga residente sa Puruk 9, Sitio Minayong, Siluda, Kitautau, Bukidnon. Ito'y matapos mangyari ang landslide incident noong Martes, October 15. Pinangangambahang natabunan ng buhay ang isang mag-anak matapos gumuho ang bahagi ng bundok sa naturang lugar. Mapalad namang nakaligtas sa insidente ang 14 na taong gulang na anak at dinala sa isang ospital sa Karatig na Bayan ng Quezon. Para sa mabilis na paghahanap, gumamit na rin ang mga otoridad ng heavy equipment para sa mabilis na matukoy ang kinaroroonan ng mga biktima. Ang landslide ay nagsimula umano nang makaranas ng malakas na pag-ulan ang bayan ng Bukidnon. Agad itong sinundan ang pagdausdos ng lupa mula sa mataas na bahagi ng barangay Sinuda, Kitautau, na dahilan para lamunin umano ng lupa ang isang pamilya. Hataw Balita ngayon! Nasa 80,000 endemic tree species at native seedlings ang napararami na ng Palawan Geographic Society o PGS sa pakikipagtulungan ng Sitio Tagnaya Community sa Palawan. Ito'y bilang bahagi ng reforestation efforts ng nasabing grupo sa loob ng Cleopatra's Middle Critical Habitat. Nakatakda namang magtanim ang grupo ng nasa 160,000 na punla hanggang sa darating na Enero 2025 para sa mas malawak na restoration program matapos ang pinsalang dulot ng Bagyong Odette noong 2021. Hataw Balita ngayon! Inilunsad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay at Provincial Environment and Natural Resources sa Albay ang Palit Basura Program sa isang bayan sa probinsya. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon! Isinusulong ng Pamahalaang Panlalawigan ng Albay at ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ang isang programa sa waste management sa lalawigan. Formal nang inilunsad ng Provincial Government ng Albay at PENRO ang Palit Basura Program na naglalayong palitan ng pagkain ang mga basura. Ayon kay Chief of the Environment and Enhancement Division of ENRO, Maria Cecilia Valenzuela, ang bawat recyclable items ay may katumbas na points na pwedeng ipagpalit sa mga grocery items. Ang mga recyclable items na pwedeng ipagpalit ng mga residente sa grocery items ay bote, karton, lata at bakala. Sa pamamagitan ng naturang programa, mapagtitibay ng LGU ang Municipality Solid Waste Management System at mahikayat ang bawat isang residente na maging aktibo sa waste management sa pamamagitan ng recycling. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon.
Binabantayan ng National Hurricane Center ang dalawang Atlantic system. Ang isa rito maaring mabuo bilang tropical storm. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw balita ngayon! Abby, meron na naman bang namumuong bagyo? Amigo, patuloy na sinusubaybayan ng National Hurricane Center ang dalawang system sa Atlantic Basin kung saan isa sa mga ito ay inaasahang maaaring maging tropical depression sa katapusan ng Linggo. Tinawag na AL-94 ang system na may malawak na low pressure area na gumagawa ng disorganized sa pag-ulan at pagkitlat at kulog sa gitnang tropical Atlantic noong Miyerkules. Hindi inaasahang magiging banta ang system na ito sa United States dahil ang lumalabas sa mga weather pattern ay maaari itong bumaba patimog kung saan hihina ito pagdaan sa Windward Passage sa pagitan ng Cuba at Hispaniola o masisira sa dagat palayo ng US. Binabantayan din ng NHC ang isang malawak na low pressure area na maaaring ma-develop sa timog kanluran ng Caribbean Sea at posibleng mabagal na uusad papuntang hilagang kanluran patungo sa Central America. Ang sumunod na namumuong bagyo ay tatawaging na din at ito ay magiging 14th na named storm ng 2024 Atlantic hurricane season, ang karaniwang bilang ng named storm sa isang season. Balik sa iyo, amigo. Oh, pero ano ang kasalukuyang lagay ng mga namumuong bagyo, Abby? Amigo, as of today, ang formation chance ng AL-94 sa susunod na 48 hours ay nasa 10% at sa susunod naman na 7 araw ay nasa 40%. At ang chance naman ng formation ng system malapit sa Caribbean Sea sa susunod na 48 hours at 7 araw ay nasa 20%. Amigo? Alright, maraming salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA. Hataw balita ngayon! Nais ng punong ministro ng Vietnam na mapataas ang production ng mataas na uri ng bigas sa bansa bawat taon. Isang proyekto rin ang inaprubahan ng punong ministro upang mapababa ang emisyon sa pagtatanim ng palay. Ito ang humahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw balita ngayon! Ipinag-utos ni Prime Minister Pham Minh Chinh sa mga lokalidad at ahensya ng pamahalaan na sikaping makumpleto ang proyekto ng 1,000,000 hektarya na dekalidad na bigas kada taon. Sa isang pagpupulong sa Cantu City, sinabi ng punong ministro na dapat ay paglaanan ng aksyon at mas maging determinado ang pamahalaan upang maabot ang layunin ng proyekto na magkaroon ng 14 hanggang 15 million tons ng high quality rice taon-taon. Naaprubahan rin sa pagpupulong ang proyekto ng sustainable development of 1 million hectares of high quality and low emission rice cultivation associated with green growth in the Mekong Delta by 2030, kung saan 12 probinsya ang kalaho. Layunin ng programa na bawasan ang mga gastos sa produksyon ng bigas ng 30% at itaas ang kita ng mga magsasaka ng 50%. Sa kasalukuyan, ang mga probinsya sa kanluran ng Vietnam ay nagpo-produce ng 24 to 25 milyong toneladang bigas bawat taon, na higit sa 50% ang kubuang produksyon ng bansa. Ayon sa punong ministro, mahalagang proyektong ito para sa mga magsasaka at sa pagtugon ng pagbabago ng klima, na naglalayong bawasan ang greenhouse gas emissions at umabot sa zero net emissions sa taong 2050. Sa 7 pilot models ng proyekto, 4 ang nakapagpatala ng pagtaas sa 6 ng bigas na mahigit 6 na tonelada kada hektarya, habang nabawasan naman ang CO2 emissions. Samantala, nakikipag-ugnayan ang Minister of Agriculture sa World Bank at International Rice Institute para sa pagbuo ng sistema sa pagsukat ng emissions na layuning ipatupad sa 12 probinsya na kalahok sa proyekto. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Ipinagdiriwang ang Filipino-American History Month sa buwan ng Oktubre, kung kaya't ibinida ng mga Filipino community sa Southern California ang mga serbisyo na maaaring ma-avail ng ating mga kababayan. Ito ang humahataw na balita ni Dean Perez. Hataw
Balita ngayon. Ipinagdiriwang sa Amerika ngayong buwan ng Filipino-American History Month kung saan magaganap ang iba't ibang selebrasyon ng mga Filipino community. Naganda na ang City of Carson sa espesyal na pagtitipon ng ating mga kababayan. On Wednesday, October 23rd, we have the red carpet movie screening for the Nurse Unseen documentary, which for those of you that are not aware, Nurse Unseen essentially covers the plight of the Filipino nurses here in the U.S. and really globally. And then that Saturday, which is October 26th, the City of Carson will celebrate Larry Itliong. Si Larry Itliong ang kinikilalang personalidad sa likod ng Delano Farm Strike noong dekada 60 na nakatulong sa pagpapaunlad ng kalagayan ng mga Pilipino magsasaka sa California. He is the farm worker that essentially, along with the other Manongs, you know, Philip Veracruz and the other Filipino labor leaders from the 60s, they invited Cesar Chavez and the mainly Mexican farm workers to collaborate to work together, and they did the Great Delano Grape Strike in 1965, and together they were a lot stronger because they were able to work together, and ultimately their efforts led to better working conditions, in the farm. Dagdag pa ng city official, isang citywide holiday ang pagdiriwang na ito bilang tanda ng pagpaparangal sa naging kontribusyon ni Manong Larry sa mga manggagawang Pilipino. Dito sa Carson, for the last 15 years now, we have officially proclaimed October to be Filipino-American History Month. And in conjunction with that, not only is the entire month recognized, but also specifically October 25th, has officially also been proclaimed to be Larry Itliong Day. Matter of fact, it's actually a paid holiday here in the City of Carson. Ang syudad ay patuloy na nag-aalok ng mga serbisyong nakatuon para sa mga senior citizens, lalo na sa mga naniniraan sa Carson. We have a lot of, like for instance, with regards to seniors, we have specific programs, whether it's like food banks or lunches for seniors. We have, through the parks and recreations, we have like sitting workouts for seniors. Samantala, ipinag-aanyaya rin ng Filipino Workers Center, isang workers advocacy group sa Southern California, ang paparating na selebrasyon ng Larry Itliong Day. Our event is not just a cultural event where we will feature, of course, maraming mga magagandang happenings. Meron tayong mga vendor booths na i-feature local Filipino-owned businesses po lahat ito. Food vendors, we have Philippine handicrafts, we have parol-making workshops. And the first 300 who registers gets free skewer. Barbecue skewers, or it could be like barbecue or isaw. We will be having the film showing of Home of the Brave, isa po tong produce film ng PWC about immigrants' life, mm-hmm. which was shown last June sa Hollywood. So we're going to share and tour this around sa ating community. Bukod sa masayang taon ng pagdiriwang, maraming serbisyo rin ang maaaring ma-avail ng ating mga kababayan sa PWC, lalo na ng mga manggagawa. Para sa mga caregivers at mga aspirant caregivers, pwedeng sumali sa kanilang The Caring Workforce Training Program for Caregivers, isang learn and earn model kung saan pwedeng kumita habang nag-aaral sa mga seminars gaya ng first aid, basic life support, caring for Alzheimer's patients at iba pa. Ayon pa kay Abinuman, isa sa mga kanilang tinututukan ay ang pagtitiyak sa patas na karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa Amerika at ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman sa kanilang karapatan, kabilang na ang usapin sa identity theft, wage theft, maging ang pagtulong sa mga biktima ng human trafficking. One of our main advocacy programs is workplace justice. So ano po yun? Ang workplace justice is making sure that ang mga workers natin ay are given fair treatment. They are given fair work is equal to fair pay. Ano? Para sa mga nais magpakonsulta ng libre at i-avail ang kanilang serbisyo, bumisita sa kanilang website sa pwcsc.org. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon!
Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa pagpapatuloy ng mass indoctrination ng MCGI. Day 10 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members, Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Isaias Kapitulo 42, Talatang 6. Ako ang Panginoon ay tumawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 18 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, October 18, 2024. Mula rito sa Australia, ako si Nina Baspon. Ako naman si Mary Jo Valeriano mula dito sa Taguig City. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.